Ito ang crispy kuruma. Kailangan papakainin mo to Martes, Biyernes. Kailangan may oras mo tayo nito, itong crispy kuruma. Kasi daming purpose to. Ulam, barang, malipad sa hangin. Pag hindi ka marunong nito, magbigka sa isang orasyon na nakasulat sa librong orasyon, itong crispy kuruma, hindi to tatalab sa pagbigkas mo sa isang orasyon. Itong ito akdam, aksadam. Itong Roma, Rex Potente. Kaya ito ang nakasulat, itong nakasulat sa crispy kuruma. Daming purpose to, ulam, barang, malipad sa hangin. Kaya ito ang crispy kuruma. At tinatawag sa nakaraang season sa ibang katandaan, itong Roma at crispy kuruma, ito ang pinakamalaga sa buhay natin, itong crispy kuruma. Kasi ang nakasulat dun sa librong orasyon, akdam, aksadam, rex potente, itong Roma, rex potente, aksadam, daming purpose to, aksadam, ardam, akdam. Daming purpose nitong crispy kuruma. Ito ang pinakamalaga sa buhay itong crispy kuruma. Kasi nakasulat kasi sa librong orasyon itong crispy kuruma. Ito ang pinakamalakas. Daming purpose to, ulam, barang. Ulam, barang, malipad sa hangin o sa mga masamang espiritu itong crispy kuruma. Kailangan kayo, makatutok kayo sa vlog ko. Tuturo ko sa inyo kung paano papakainin itong crispy kuruma. Kasi yung kadalasan yung ibang tao na hindi naniwala sa mga ibang element o masamang espiritu o masamang kuwan sa kampun sa kadiliman. Kaya sana maniwala kayo. Lalo na ngayon sa daming mga rehidya ang naka-ano sa bansa natin. Nakahalo to, daming orasyon to, itong crispy kuruma. May orasyon din doon, napahinto sa bagyo, pahinto sa hangin. Yung aniwala lang sa mga orasyon. Ito ang pinaka-importante sa buhay ko, itong crispy kuruma. Kaya huwag itong tagilikin, kasi ito ang pinakamahalaga sa buhay ko. Yung ibang ano to, yung ibang orasyon sa mga kampong sa kadiliman, kulam, barang, palipad sa hangin, itong crispy kuruma. Aksadam, ardam. Aksadam, ardam. Res potente, itong mga kwan doon. Sa dami haba pa yung kwan na itong crispy ko. Kailangan papakainin mo ito, Martes, Biyernes, na itong crispy kuruma. Maraming salamat.